Eh, sir, totoo po ba na si Marcos ang tumulong kay Benigno Aquino na magpagamot doon sa ibang bansa? Si Noynoy naman, napakaganda ng ginawa ni Noynoy. Kasi tuloy-tuloy yung sigabo ng gross national product natin. Alam niyo ba yung gross national product? Kung saan nakukuha yun? Resibo. Mga resibo yun ng mga transaksyon ng mga kumpanya ng Pilipinas na inilalabas nila sa ibang bansa. At hindi mo pwede yung sabihin, hindi, resibo yan. Huli na lang. Si Noynoy, ang laki-laki ng ginawa sa economy natin. At galit na galit ang ibang tao. Ano po ba yung nagawa niyo? Noynoy yung... Next. Sinong Noynoy po, sir? Sinong Noynoy po? Nire-recognize ko sa tanong niya. Nire-recognize ko. Ano po daw ba ang ginawa ni Noynoy? Ang ginawa ni Noynoy, aminin na natin, medyo sa English, divided tayo. Ang dami nating politics. Pero si Noynoy, sinikmura niya lahat ng tao sa kanya. Kalbog, panot, bakla. Lahat na lang. Hindi naman yung nagawa lang, sir. Teka, nagawa lang. Yung nagawa niya lang, sir. Nagawa niya. Ang dami niyang ginawa. Lahat ng mga inaugurate ng mga bilyar, ng mga public works. Lahat niyang pinirmahan ni Noynoy. Lahat ng financing niya, pinirmahan ni Noynoy. Pinirmahan niya, sir, pero without actual na yung construction hindi po nagawa. Nailabas na yung budget pero hindi pa rin po nagawa yung build project. Katulad yung train, nasabi niya magpapasagasa sa pagano. O bakit hindi natuloy yun, sir? Gusto mo bang mamatay yung tao? Ay, hindi. Sabi niya pagkano daw magpapasagasa sila ni ano eh. O siya nagsabi mismo. Kung bilip ka sa proyekto mo, sasabihin mo din yun. Kaso wala nga, sir. Wala nga nangyari. Maraming factors. Hindi mo siguro naisip. Pipigilan ka namin. Hindi, wag. Huwag mo lang tuloy. Alam namin, nag-OA ka lang. Okay. Kaya tama naman. Eto, sir. Meron ako tanong sa inyo, sir. Sabi niyo po kanina, sir. Ay, sabi niya nga, ay, nagpapatawad kayo. Bakit hanggang ngayon, sabi kanina ng mga kasama niyo na Madri, ay... Bukang bibig pa rin nila yung mga Marcos. Sabi nyo po, nagpatawad na kayo. Bakit? Ganun pa rin po ang kanilang mga sinasabi. Dalawang klase pagpatawad. Pwede mo malaman ang pangalan mo. Tropang Ilonggo po. Tropang Ilonggo. Uy, pinanganak ako sa Iloilo. Yes. Dalawang klase pagpapatawad. May Kristiyanong pagpapatawad at may pagpapatawad ng Estado. Yung Kristiyanong pagpapatawad, matagal na namin ginawa yun. Kasi kasalanan din naman kami. Pero yung pagpapatawad ng resibo, ayaw mo na. Isoli mo muna lahat yung nakaw mo, hahanapin namin ang paper trail at nakikita namin at ninakaw mo nga ito, isoli mo. Yung iba, isinoli na nila. Ngayon sasabihin nila, wala naman kami ninakaw. Hindi totoo yun. Huwag naman. Wala naman gano'n na. Sir, ano po ba yung sample ng mga sauli? Ano ba yung nakaw na naisauli nila? 383 million. Tapos balas. Yung mga alaalahan. Pero sir, ngayon... Klaro yun, brother. Klaro yun. Pati Supreme Court inadmit yun, pati US Court inadmit yun. Dumanyo sa PCGT. Pagkatagal-tagal, alam mo ba, dinidelay pa nila yun. Kung magpapalit ang abogado, mag-ano. Pero finally, nagkaroon ng decision. Isoli niyo yung $383 million. Sinoli nila. Okay, next. Doon sa ano po sabi niyo kasi sa nakaw na ibalik. Sir, speaking doon sa PCGG, di ba may mga naibalik? Like yung mga quintas, yung mga maalahas. Saan na napunta yun ngayon? Ay, di ko alam. Di mo alam. Pero si Chris Aquino, there was a time na in-interview siya, di ba? Sabi niya ng ganun, hindi daw ano yan. Nakikilala ng mga loyalista yung quintas na gamit niya. Ma'am, liga rito, ma'am. Gusto mong sumagot. Sabi mo, ma'am, fake news. Salika, ma'am. Ayan, baka naman pala, fake news pala eh. Pinilinay niya, sir. Sabi niya, hindi ito, puwet lang ng baso. To kayo naniniwala kayo, Chris Aquino, puwet lang ng baso, magsusuot. Okay lang, sir. Okay lang po, sir. Sir, ako na, yung tanong ko na po. Tungkol po dun sa nakaw na naibalik. Nung nakampanya po si Noynoy, ang sabi niya, isa po sa nasabi niya na ibabalik po niya yung Hacienda Lucita.
Pero until now, eh, balita natin ay wala pa rin pong nangyari. Ako na sasagot. Apo. So, ano na po nangyari na po doon? Alam niyo, kilala niyo ba? Kilala niyo ba yung kapatid ni Cory si Tito Juan ko? Kilala. Maaway ni Noy na yan. Bakit? Kasi ayaw nilang i-turn over yung Assembly Luisita sa land reform. Okay. Totoo yan. Speaking in other words, si Noy na gusto ng pangyayang. Alam niyo ba yung word na divest? Ibig sabihin, pag-aari ko to, binenta ko, wala na akong pinalaman yan. Yun ang nangyari. Sir, wala na akong pinalaman. Speaking, speaking yung sabi niyo kanina, hindi tayo, saglit, hindi tayo nag-uusap dito ngayon kung hindi dahil kay Cory, di ba? Yung demokrasya na sinasabi niyo. Hindi niyo binanggit yung salita, pero alam niyo yung punto niyo. Ngayon, ang tanong ko, tayo ba, di ba, demokrasya nga sa ngayon, di ba? Eh nung panahon naman na ano, palagay niyo ba ano ba ang dahilan bakit talaga ito na yung martial law? Ni Maracas. Ganda ng tanong mo. Sa edad mo, ilang taon ka na? 37. Oo. Oh. Hindi, mas bata pa ako. Mas bata pa ako sa iyo na nagkaroon ng martial law. Sige sir, sasabihin ko na lang sa iyo ang personal na nangyari sa ako. Wala akong pakialam. Kung magkakaroon na opening sa ibang bayan, matagal na akong lumipat. Ang tingin ko kasi pangit talaga ng bayan natin. Walang disiplina, Pero, bakit na ito na yung Marcos? Bakit tinayang Marcos? Maraming version yan. Ano po ba yung version niyo? Ang totoong version yan, hindi na niya mapigilan ang pag-alsa ng mga kabataan. Ano ba pagkakaalam ko? Okay, sige sir. Pag-alsa ng kabataan yun ang pagkakaalam mo. Ibig sabihin, hindi ka sigurado. Ano po yung tinatawag nilang light a fire movement? Sino-sino yung mga bumubuo nun? Alam niyo po ba yun? Mas maganda pa sasabihin ko sa'yo. Alam mo din yung Plaza Miranda Bami? Alam ko po yun. Karugtong po yun ang light a fire movement, sir. Ang sabi nila, hindi, mas maganda itong point ako. Ang sabi nila, si Marcos ang nagpabomba ng light a fire. Sinulat po ni Victor Corpus po na ang nagpa... Hindi pala. Inamin na na NPA. Sila pala yan. Pero sinabi po ni Victor Corpus, sir, na NPA ang nagpasabog ng Plaza Miranda. Sino yung mga kasama ng mga CPP, mga NPA na hindi daw masusun? Sino yung kanilang mga kasabwat during this time na nagpasabog sila dun sa Plaza Miranda, bani at inaano nila sa mga Marcos? Ewan ko. Baka chismis. Sir, that is not a chismis. Hindi yan marites. Okay? Totoo yan si Ninoy, yung nanay ni Kim Paredes at yung iba pa. At yung Amerikano na si Sinapis. Diba po? Tapos binibintang nila sa mga Marcos kaya nagsiklam at kaya nagtayo ng martial law. Dahil hindi na makayang i-control. Kaya itinayo yung martial law just to control the crowd kasi nga sobra na yung pambubomba, yung patayan dyan. It's not because gusto lang hawakan ni Marcos yung Pilipinas. Gusto niyang talagang ano. Diba? Parang na ano si Sir, ah. Sige boss, pinapakita ko lang ang mukha ko sa inyo. Oo, ako din. Baka pag nagkita tayo sa palit, hindi tayo nagkakakilalanan. Actually, matagal na tayo nagkakausap. Alam niyo ba, nagkakausap?